Puno. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magalang tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumaiin niyong lahat. At sumaiin niyo rin. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Father. Araw po ng Sabado, sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, isama po natin ang ating mga daladalang natatanging kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinukup, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipo ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos,
at puspos ng Espiritu Santo, at sina Pilipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Hudaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon, pag-ibig ka, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya, ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo po ang lahat. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa sa Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyayang pagdating sa pambansang Dambana at parukya ni Santo Padre Pio. Lahat ng grupo ay nakakaranas ng iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok kung paanong ang pamilya ay dumadanas din ng iba't ibang suliranin.
kagaya ng naunang sambayanan na binuo ng ating Panginoon sa pangunguna ng mga apostol sa ating unang pagbasa. Nagkaroon din po sila ng matinding suliranin nang magkaroon ng parang equality between Diyos speaking Greek at Diyos speaking Hebrews. Ano ho, na kung saan ang mga Hudyo na Griego ay nagrereklamo dahil hindi pantay ang pamimigay ng mga ayuda ng relief goods. Alalahanin natin sa pamamagitan ng account ng aklat ng mga gawa, sinasabi doon na ang simula ng Kristiyano, ng Kristiyanismo, ang mga tao ay ibinebenta nila ang kanilang mga ari-arian at pagkatapos ay parang commonwealth. Ano ho? Yung parang sabihin natin ay iisa lang ang pinaglalagyan nila at dapat pantay-pantay ang pagkakabahabahagi. Kaya dumating sila sa punto na mayroong equality sa pamamahagi ng mga goods. Kaya nagre-reklamo, lalong-lalo na yung mga balo na mga Hudyo na nagsasalita ng Grego na hindi pantay-pantay kung ikukumpara doon sa mga Hudyo na nagsasalita ng Hebreo. Kaya ano ang ginawa ng mga apostol? Sila'y nag-usap-usap at sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, sa inspirasyon ng Espiritu Santo, ano ang sabi nila, hindi natin pwedeng hayaan na lamang na magkaganito. Kaya'y gumawa sila ng solusyon at ang itinuro sa kanila ng banal na Espiritu, humirang kayo ng 7 lalaki na gagawin ninyong tagapamahala sa pagbibigay ng mga goods, ng mga relief goods na ipamamahagi sa iba't ibang sambayanan, sa iba't ibang tahanan. Kaya, nag-create po sila ng another ministry sa loob ng simbahan. At ito ang tinatawag na diakono. At ayon sa ating unang pagbasa, 7 lalaking may takot sa Diyos at maganda ang katayuan sa komunidad, ang kanilang pinili, at ito ang kanilang pinapamahala sa pagbabahagi ng kanilang mga kinakain sa araw-araw. Dahil sabi nga ng mga apostol, hindi natin pwedeng pabayaan ang pagpapahayag o pagsisiwalat ng salita ng Diyos. Kaya kailangan nating i-delegate ang pamamahagi ng mga relief goods. At ito nga po ang nangyari dahil sa kanilang intention na kung saan ay para mapalago ang komunidad, ito ang itinulong sa kanila ng Espiritu Santo ng Panginoon na kung saan nagkaroon ng katuparan, nagkaroon ng solusyon ang lahat ng kanilang suliranin. At wala na pong nagreklamo mula noon dahil nabigyan na po ng solusyon ang kanilang problema. Kaya nga sabi nga po dito ng mga komentarista ng banal na kasulatan, hindi naman talaga sila iiwan ng Diyos sa mga ganitong bagay at katiting lang ito na problema na kanilang susuungin. Bagamat crisis para sa naunang Kristiyano ang mga pangyayaring iyon na nagkaroon ng reklamo between doon sa iba't ibang Hudyo. Ano ho? Na kung saan ay, sabi nga ay, gumawa ka agad ng paraan ang Diyos para masolusyonan ang kanilang problema. Kung atin po itong ikukunik sa ating ebanghelyo, na kung saan ang ating Panginoon ay lumakad sa ibabaw ng tubig, ano po, na napagkamalan ng kanyang mga alagad, na isang multo na lumalakad, ano ho? Si Juan, pag gumamit po ng mga katagang kadiliman at liwanag, mayroon pong malalim na nais ipakahulugan si Juan. Pag binanggit niya po yung kadiliman, ibig sabihin ay hindi pa nauunawaan at hindi pa naiintindihan ng mga alagad.
Subalit pag sinabi na niyang liwanag, ibig sabihin ay nauunawaan na nila at naiintindihan kung ano ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, noong suungin nila ang malalaking alon dahil gabi na po noon, nagkaroon din po ng problema ang mga alagad. Subalit di nila sukat akalain na makikita nila ang ating Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya nga, ano ang sabi ng ating Panginoon? Huwag kayong matakot, ako ito. In connection sa ating unang pagbasa, sabi ko nga po'y hindi iiwan ng Diyos ang mga sumasampalataya sa Kanya. Nandyan ang Panginoon parati. Marahil dumarating ang ating Panginoon sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. Minsan dumarating ang ating Panginoon sa pamamagitan ng suliranin, problema, sakit, o anumang uri ng karamdaman na dumadapo sa bawat tao. O kaya naman kaaway, pwedeng gamitin ng ating Panginoon ang lahat ng ito para matupad lamang ang kanyang ipinangakong, ang kanyang paggabay sa bawat isa sa atin ay hindi maisasantabi. Kaya nga, marahil ang paanyaya sa atin ngayon ng ating Panginoon, kung nandoon ang ating pananampalataya, kagaya ng mga apostol, na kung saan pinangungunahan sila ng Espiritu Santo, ang Diyos ay handang tumulong sa bawat isa sa atin. Anuman ang suliranin, problema na atin pong maiinkwentro, kung tunay po ang ating pananampalataya at tunay ang ating pagsunod sa Diyos, nandyan ang Diyos handang umalalay sa bawat isa sa atin. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayali, ito din ay tumaimik na ang puon ay tumindik bilang ukong dati. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusa ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sugus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumaiin niyong lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. No more.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Tinapay ng buhay, makakalala.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa ilang patalastas. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Una po, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwanang panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Pagkatapos po ng misa ay isusunod na po ang healing liturgy.
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Ating gulitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalang sa Kanya ang sigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pamimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Mabuting halimbawa, ang manalangin, umasa at huwag pangamba, ang lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-aya ang buhay natin sa ating Diyos Ama. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, Padre Pio taga Pietrelcina, Munghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama,
Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa sambayanan at sa gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong pagpapala at ang iyong bendisyon sa iyong sambayanan at sa mga gamit ng pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang kabanalan ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Oh, Padre Pio,
Kristo.